May weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy na kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nina na humina at nasa severe tropical storm category na ngayon. Para sa lagay ng panahon, makibalita tayo kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani. Maraming salamat, Mark. Humina na nga ang bagyong Nina habang patuloy na kumikilos palayo ng lupa. Huling namata ng pag-asa ang sentro ng bagyong Nina sa layong 440 kilometers dyan sa may kanluran ng Iba, Zambales, at may taglay ito ngayong lakas ng hangin na 105 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 130 kilometers per hour. Inaasahan nakikilos ang bagyo pa kanluran, timog kanluran, sa bilis na 17 kilometers per hour. At batay sa forecast track ng pag-asa, sa masusunod na oras ay magbabago ito, tuluyang kikilos pa southwest o hilagang o katimugang kanluran, at ito ay sanhi ng malakas na hanging amihan na ngayon ay umiihip dito sa may West Philippine Sea. Sa ngayon, wala nang nakataas na tropical cyclone warning signal sa bansa at wala nang direktang epekto sa bansa ang bagyo. Pero nahahatak naman ito ang hanging amihan na nagdudulot naman ng masamang panahon at maalong karagatan sa coastal areas ng Cagayan Valley at Ilocos Region at sa mga karagatan ng Zambales at Bataan. Kaya mapangadi pa pong pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Batay sa datos ng Metro Weather, ang lagay ng panahon sa Luzon may mga pag-ulan pa rin ngayong hapon hanggang mamayang gabi dito sa may Cordillera at dyan sa may Cagayan Valley, at magpapatuloy yan hanggang bukas ng maghapon at kuminsan ay malalakas, mga kapuso. Sa Central Luzon, may ulan mamayang gabi, pero pagdating ng umaga, magiging maliwalas maliban dyan sa may probinsya ng Aurora. At sa Visayas, asahan din ang mga pag-ulan ngayong gabi at magiging maliwalas naman pagdating sa umaga. Pero muli, may ulan dyan sa may western at central section na kuminsan ay malalakas. Sa Mindanao, may mga thunderstorm ngayong gabi dyan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa may Soksarjan Region. Pero sa umaga, magiging maaliwalas at muli na naman magkakaroon mga pag-ulan dulot ng local thunderstorm sa malaking bahagi bukas ng hapon. Mark? Mangtani, kamusta naman? Meron ba tayong nakikita pang weather system bago matapos yung taon? Mark, kung titingnan natin itong wind forecast, yung circulation na dapat babantayan natin katulad nung kay Nina. So dito sa Pacific Ocean at sa may Philippine Sea na kung saan pangkaraniwan, dito nang gagaling yung bagyo, makikita natin na hanggang sa susunod na 7 araw, Mark, wala tayong nakikitang sirkulasyon na posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility o mabubuo sa loob. So ibig sabihin yan, wala tayong nakikitang bagyo o low pressure area na pwedeng sumunod dito kay Nina na maaaring makaapekto sa atin sa natitirang mga araw pa ng Disyembre. So malinaw na yung bagyong Nina ang pinakahuling bagyo para sa taong ito, 2016. Mark? Very good, no, Mangtani. Maraming salamat po sa inyo, Mangtani.